Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. So ayun, shout out po sa ating mga ka-idol dyan. So ang pag-uusapan natin ngayon is, so nandito tayo ngayon sa malapit sa LRT-UN sa may Taft Avenue at sa may United Nations sa may lungsod ng Maynila. So katatapos lang namin mag-walk-in, mag-apply. So habang naghahantay tayo na pauwi na, nag-try tayo na gumawa ng content dito sa isang park malapit dito sa LRT station kung saan. Yun nga po, may kasama ako. Yun, dito ako ngayon. So nagsaglit lang tayo. So ayun, ang pag-uusapan natin mga idol ay tungkol sa ito. Bibigyan ko kayo ng mga tips kung ano yung kalimitang tinatanong kapag, for example, nag-attend ka ng isang assessment or interview sa isang company na kung saan nag-a-apply ka. So ano nga ba yung mga kalimitang or possible na itatanong sa'yo na human resource or yung HR or yung taga-interview sa'yo? So kalimitang tinatanong mga idol, ang number one na parating pasok na mga question or tanong sa mga applicants ay, una, ito yung about sa sarili mo o yung say something about yourself. Ito yung kalimitan, base na rin sa experience ko din, base na rin sa mga nakakasama ko sa pag-apply. Ang kalimitang tinatanong ng mga HR or ng taga-interview is, say something about yourself. So, meaning, kapag tinanong ka nito, dapat may sagot ka na, for example, yung about sa sarili mo. So, anong tawag dito? Parang i-describe mo yung sarili mo. Kung ano, nasa sayo na yun. Yung una is yung say something about yourself. Then next, why should I hire you? Yun yung mga kalimitang tanong ng mga HR kapag, ang tawag dito, nag-a-apply ka. Una, say something about yourself. Then, why should I hire you? Pangatlo, what do you know about our company? Yung ganon, bali, tinatanong nila kung ano yung pagkakaalam mo sa kanilang company. So, minsan din may tanong na, what are your strongest skills? Then, ano ba? Yung mga kalimitang tinatanong. Meron din minsan tanong mga idol na, why should we not hire you? So, may time na tatanungin ka din ng HR or nung taga-interview ng ganun, why should we not hire you? Then, minsan may katanungan din na, what is your strength? Or yung kalakasan mo, tapos minsan is yung kahinaan mo. Tinatanong din yan ng HR o nung taga-interview. So, meron din tanong minsan na, why did you choose this industry or company? So, yun yung mga kalimitang lumalabas sa mga interview ng HR o nung representative ng company na ina-attendan mo na sa pag-a-apply mo. Mga dapat iwasan kapag ini-interview ka. So, ayun. Yung mga kalimitan dapat na hindi mo banggitin during interview is yung no plans on or going abroad. So, ayun. No plans on going working abroad even if family is relocated. Then
was never late or absent. So ayun, itatype ko na lang mga idol yung mga parating possible na tanong at yung mga bawal mo banggitin during interview. So hanggang dun muna yung ating content, interview coaching. So ipa-flash ko na lang yung mga kalimitang katanungan para magkaroon ng mga idea, lalo na yung mga ka-idol natin na mula sa probinsya, pumunta ng Metro Manila at nagpakasakali na ganito ganyan. So, sa mga baguhan pa lang, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Jubes Masangkay Pagon. Then, pakiclick na rin po yung ating notification bell para mas updated tayo or updated kayo sa ating mga content, mga video, or ano na ating gagawin sa mga susunod pang araw, sa mga susunod na taon. So, thank you mga ka-idol. Then, sa muli, pasensya yung ating background. Nandito kasi tayo sa May LRT UN sa May United Nations Metro Manila. So, ayun, abangan nyo, ilalagay natin sa description yung mga kalimitang possible question during pag naghahanap ka ng trabaho dito sa Metro Manila. So, yun lang yung ating content ngayon, yung interview coaching. So, ayun, thank you sa lahat ng nag-ubos na naman ng kanilang oras para mapanood ang video na to. So, ayun, thank you.